Hello guys! Welcome to Les Diary once again. In today's video, I'm gonna share with you my Watson haul. So, kanina, pumunta ako sa Watson para mamili ng aking mga beauty essentials. So, ito lahat ang napamili ko. So, iisa-isahin ko yan at isa-share ko sa inyo. So, syempre, bilang dahil nga mag-duty na naman ako sa ICU COVID, syempre, kailangan ko ng mga gamit na very essentials. So, isi-share ko sa inyo lahat ng binili ko sa Watson na magagamit ko sa duty. So, ayun na nga guys, isa-isahin na natin yung laman ng plastic ng Watson kung ano yung mga pinamili ko kanina. So, ang isa sa pinaka-essentials for my duty ay face mask. So, yung bili kong face mask is yung 3-ply na face mask. So, maganda kasi yung quality nito as in makapal. So, magagamit ko siya sa duty. Yeah. Although, meron kaming sariling supply ng N95 sa hospital at saka ng mga face mask, bumibili pa rin ako ng personal na face mask ko. Tapos, what else? Tapos, alcohol. So, ang ginagawa ko, sa totoo lang, ito yung luma ko pang alcohol. Nirefill ko na yan. Ito talaga yung binibili kong alcohol, yung malakihan na siya. Tapos, nirefill ko na lang yung luma kong bottle ng alcohol. Para at least, hindi ganito kalaki yung dadaling ko sa duty. Handy pa rin. Tapos, gusto ko kasi yung di-spray. Para at least, ilalagay ko lang, nasa bag siya. Tapos, in-spray ko lang na ganun. Yan, very essential ang alcohol sa duty para mayroon pag ano. Tapos, minsan ginagamit ko rin siya sa paglinis ng surface na gagamitan ko. Kahit yung sinusulatan ko, in-alcohol. Tapos, wet wipes. Very important din ang wet wipes, hindi lang sa duty. Everyday use natin, lalo na ngayong pandemic. Yan. Tapos, Lysol. Bumili ako nitong disinfectant spray na to. Ang ginagawa ko kasi lahat ng gamit ko na naipasok ko dun sa ICU na kailangan ko pa rin ilabas, kagaya ng mga tsinelas, tapos yung bags ko, mga container ko, bago ko ilabas, pag nandun ako sa dinidisinfect ko na siya ng Lysol. Para sure ako na hindi ko mauuwi yung bacteria or yung virus doon sa nurses quarters namin. Kasi pagdating namin sa nurses quarters, kailangan ligo na kami. So, paglabas namin ng ICU, diretso na kami sa CR. So, before pa ako lumabas ng before pa ako pumasok ng CR, na-disinfect ko na lahat ng gamit ko. Para pagpasok ko sa CR at ligong-ligo na ako, malinis na ulit yung gamit ko. Na-disinfect ko na yung lahat ng para pagpasok ko dun sa nurse quarters, wala kaming mauwing kahit anong bakas ng virus dun. And then, ito actually, bumili talaga ako nito kasi nga, dahil nga 12 hours kaming naka-PPE. Sobrang nagda-dry na talaga ako kasi sobrang balot na balot kami. So, ginagawa ko, nilalagyan ko ng petroleum jelly kasi sumasakit yung dito sa tenga ko dahil sa head cap, tapos dahil din dun sa N95. So, nilalagyan ko siya para hindi siya parang minsan feeling ko may kalyo na siya sa katigasan. Tapos, yung mukha ko dito, yung lahat na pinaglalagyan ng N95. Yan, nagda-dry siya sobra. Bumalik na nga ulit yung pimples ko. Kaya yan, naglalagyan ako ng petroleum jelly. Very essential sa akin. And then, syempre, sobrang nag-crack-crack din yung lips ko. Kasi kahit nasabihin natin na talagang umiinom ako ng maraming tubig sa duty, dehydrated pa rin ako kasi nga sobrang balit na balut kami, sobrang pawis na pawis. So, yun, nagbabakbak din yung lips ko. So, nagbabaon ako ng lip balm kasi nag-crack-crack. Tapos,
ewan ko, para sa akin, no, napaka-importante na pagkalabas mo ng ICU, tapos pag maligo ka, mag-toothbrush ka din ng maayos, kasi para, kasi dun nga sa amin, after duty, maliligo, tapos diretso kami sa nurse quarters, may cashier ako sa room. So, minsan, di mo naman maiwasan na kapag nandun ka sa nurse quarters, minsan nare-remove mo naman yung mask mo, diba? Kasi nga may cashier ka sa room. Talagang nililinis ko ng mabuti yung loob ng bibig ko at nalangala ko. Ewan ko, feeling ko, ano siya, kasama siya talaga sa kailangan malinisin, nilalamunan, minsan nag-gargle din ako. Tapos, yun, nag-dental floss. So, yun nga guys, thank you for watching my Watson Hole Beauty Essential. I hope you learned something new from this video. And katulad ka po ng sinasabi ko laga sa aking mga vlog, please stay at home. At kami na lamang po ang lalabas para alagaan at protektahan kayo sa laban natin dito sa COVID. Hindi po madali at biro ang aming trabaho as COVID ICU nurse. So, nakikiusap po kami sa inyo. Physical social distancing, hand washing, and that's all guys. Alam naman po natin lahat naman po ginawa na para explain sa inyo para maiwasan ito. Malaking tulong po yung pananatili nyo sa inyong tahanan. So, that's all. Thank you. God bless everyone. Enjoy watching.